guys, magandang araw sa inyo lahat at welcome back ulit sa YouTube channel. So ngayon guys, ang topic natin ngayon is pag-uusapan naman natin ngayon yung parallel connection tsaka series connection. So ano ba yung kanilang pinagkaiba sa kanilang connection, okay? So, yun guys, pag-uusapan muna natin is parallel connection versus series connection. So, ibibigay ko sa inyo yung mga detalye or yung mga characteristic ng ating connection sa ating parallel at saka sa ating series connection. Okay? Then guys, dito sa ating parallel connection at sa series connection is magkaiba yung kanilang connection. So, dito sa parallel connection, ang connection niya is ito guys, drawing ko. So ngayon guys, dito sa ating parallel connection, meron tayong breaker. So sa breaker natin, meron tayong line 1 tsaka line 2. So ang naging connection niya guys, yung ating line 1 is pumunta rito sa ating switch. Yan. Okay, di ba sabi ko nga nung last meeting, yung ating line 1 is papunta sa ating switch. Okay, so andito na siya. Yan, bumaba siya. And then yung line 2 natin guys, sabi ko nga, yung line 2 natin is papunta lagi sa ating ilaw. So ngayon, kukuhain natin lahat yung ilaw. Yan. Pababa siya rito. Yan. Tsaka yung ating ilaw. Yan. Okay. So after natin kuhain guys yung ating ilaw, para sa ilaw. So ang next na gagawin natin guys, yung ating return naman ng ating ilaw papunta sa ating switch. Okay. So ang mangyayari, itong ating return ng ilaw na isa, jumper siya rito, papunta rito sa ating return ng switch. So, ganoon din guys yung isang ilaw, papunta rin sa ating switch. Okay? So, ito guys yung ang naging connection ng ating parallel connection. So, proceed naman tayo dito guys sa ating series connection kung ano ba yung naging kanyang connection. Now, yung ating connection sa ating series connection is iba compare dito sa ating parallel connection. Ang connection ng ating series, yung ating line 1 guys is papunta rito sa ating switch pa rin. Yan. And then, yung line 2 is papunta rito sa ating ilaw pa rin. Tapos, ang nangyari guys, kasi ang series connection guys is continuously. So, diretso yung kanyang connection. So, ang mangyayari, yung kanyang connection, yung ating return ng ilaw is bababa rito, diretso siya rito, tapos yung ating isang receptacle is naka-series dito sa ating receptacle. So, ang mangyayari, yung return ng ilaw natin is diretso siya rito, and then, yung ating return ng isang ilaw ng receptacle is diretso rito sa ating switch. So, ayan yung connection ng ating series. Now, yung ating parallel connection guys, sa madaling salita, yung paliwanag dito is siya ay independently. At yung ating series connection is dependently. So now, proceed tayo ito sa ating connection sa ating diagram. So dito guys sa ating parallel connection, yung kanyang naging connection, ito. So yung ating line 1,
ito yung ating circuit breaker. CV. Circuit breaker natin yan. Tapos ito yung ating line 1. Ito yung ating line 2. So, yung line 1 natin, papunta rin sa ating switch. So, which means ito siya. Yan. Pababa rito. Tapos, yung ating return ng ilaw, papunta siya rito. Dito. Isa dito, tsaka isa rito. So, ibig sabihin, ito yung ating return. Return. And then, and also, return din to. Okay. After nyan, dumiretso siya rito sa ating junction box, tsaka yung isang return ng ating ilaw, ito yung ating bulb 1, is nagkaroon siyang termination din yung tatlo. So, ito siya. Okay? And then, ang next, yung ating line 2. So, yung line 2 naman natin, guys, is directly papunta sa ating bulb. So, ito yung ating line 2 rito. Yan. Ito yung line 2 natin. Ito yung line 2 natin. Okay? So, malinaw tayo ron. So, mamaya, papailawin natin. Okay? So, ito yung naging connection ng ating parallel connection. So, proceed tayo rito sa ating series connection. So, sa series connection, guys, ang laging connection niya, kasi kapag sinabing series, is a continuous yung kanyang connection kasi series nga eh. So, yung line 1 natin, so, dumaan siya sa ating breaker, sa ating CB, yan. Ito yung ating line 1. Line 1. Yan. Line 1 natin. Ito may tape, guys. Ito yung line 1 natin. Tapos, direct siya rito sa ating switch. And then, yung ating return na isa dito sa ating bulb, sa ating receptacle na isa, ito yung ating bulb 2. Bulb 1. Bulb 1. Bulb 2. So, yung return ng ating ilaw dito sa ating bulb 2 is diretso siya dito sa ating switch. So, which means ito siya. Ito yung return natin. Yan. Diretso siya rito sa ating switch. So, ito yung ating return ng ilaw. And then, ito yung ating line 2. Taas. So, sa line 2 natin, guys, papunta yung isang line 2 na... Yung sa line 2 natin, guys, yung isang wire is direct dito sa ating bulb. So, line 2, ito yung ating line 2. Yan, line 2 pa rin yan, line 2. So, iba lang, guys, ng connection ng series dito sa ating parallel connection is yung kanyang receptacle, kung mapansin nyo dito, is nag-continuous dito sa kabila. Continuous dito, guys, sa ating kabilang receptacle. So, ang nangyari is naging series siya, siniris natin yung kanyang connection. So, kung mapansin nyo ito, yan. Yan, series siya, papunta rin siya rito. Parang ang nangyari, itong bulb 1 is yung kanyang connection is dromekta lang siya dito. Yan. Dumitsyo. Ipinadala ko lang dito sa ating junction box. Tap. So now, proceed tayo rito sa ating wiring, actual na wiring diagram. Ito ang ating board. So ang gagawin natin, guys, is susuplayan natin para malaman natin yung pagkakaiba niya. Kung iilaw ba siya parehas, kung alin ba yung pagkakaiba sa kanya. Okay? So last meeting, guys, tinuruan ko na kayo kung paano mag-check ng ating ilaw para maiwasan natin yung pagkakaroon short. So ngayon, susupply na lang muna natin kasi hindi ko na itatakal kasi natakal ko na last meeting eh. Okay? So now, yung ating line 1, guys, kailangan nandito yung ating supply sa baba. Okay? So ngayon, check ko ng test light. So umiilaw siya. Okay? Ngayon, itataas natin yung ating breaker. Yan. Okay. So, ang gagawin natin is bubuhayin na natin. Okay. Yan. Binuhay siya. Okay na yung ating parallel connection. So, binuhay ko na yung ating naman series connection. So, ayan. Umilaw siya. Ang gagawin natin is pagkukumpirahin natin yung dalawa kung bakit ko kanina nasabi na independently yung ating parallel connection at yung ating series connection is dependently. Okay, so kasi guys, yung ating parallel connection is independently kasi kapag tinanggal natin yung isang bumbilya, siya ay mabubuhay pa rin yung isang bumbilya natin. Bakit? Kasi guys, yung kanyang current, yung ating line 2 is direct pa rin dito sa ating bumbilya. At saka yung ating return, kung mapansin nyo dito, is recta pa rin siya rito sa ating return ng ating switch, pababa. So, kaya tinawag siyang independently, guys. Independently. Kahit wala itong isang bumbilya, kahit isa lang bumbilya rito, is continuous pa rin yung kanyang ilaw. Okay?
So, ayan. Okay. Now, proceed tayo rito sa ating series connection kung bakit ko siya nasabi na dependently. Okay. So, ang gagawin natin, guys, is tatanggalin natin yung isang bumbilya. Okay. Now, ano mangyari? Yung kanyang ilaw, kapag series connection, pag tinanggalin mo yung isa, guys, hindi na siya iilaw. Bakit? Kasi, guys, yung kanyang connection is a continuously. Kasi series connection siya. So, ibig sabihin, guys, itong ating bumbilya, kapag tinanggal na natin siya, hindi na siya iilaw. Kasi yung kanyang connection dito, yan, dito sa ating receptacle, ayan. Kunyari, imagine na lang natin na siya ay switch. Okay. So, kapag tinanggal natin isang bumbilya, yan. Kapag nakalagay, guys, yung ating bumbilya rito is, yan, siya ay naka-on. Kapag tinanggal na natin yung isa, siya ay mag-off. Okay, so nagigets nyo ba? So, ibig sabihin, kapag tinanggal na natin yung ating bumbilya, so mag-off siya kasi yung kanyang current is not continuously, di siya director to sa kabilang current, kaya hindi siya nabuhay. Okay? So, yun, guys, yung kaiba ng series connection sa ating parallel connection, kaya natawag ko siyang independently tsaka dependently. Okay? So, guys, meron pa ako isang paliwanag para maintindihan nyo. So, ito si bulb 1, guys. Kunyari, imagine nyo, guys, na ikaw ito tsaka ito yung iyong kasintahan. So, itong connection na to is halintulad natin lang sa isang relasyon. Okay? So, si bulb 1, guys, is mahal na mahal niya ito si bulb 2. So, ang nangyari, iniwan niya si bulb 1. Tapos, si bulb 1 naman is hindi niya kayang mawala si bulb 2. Kasi, kapag nawala siya, hindi niya kakayanin. So, ibig sabihin, guys, itong connection na to, kapag nawala ito si bulb 2, is si bulb 1 is hindi na siya magpa-function. Para bang nawala na siya ng gana sa buhay. So, napariwara na. Ganun lang yung nangyari. So, nahalitulad lang natin sa ibang bagay itong ating connection. Sa ating series connection. So, meron din dito, guys, sa ating parallel connection. So, sa parallel connection naman, guys, kahit ikaw ay mag-isa lang, so, kaya mong mabuhay na wala siya. Di ba? Okay? So, yun lang yun, guys. So, napaka easy lang yung topic natin ngayon. So, hindi ko na lang siya pinahaba kasi direct to the point na lang tayo kung ano yung pinagkaiba ng dalawa. Okay? So, ngayon, guys, hanggang dito na lang. So, maraming salamat sa inyo, guys. Sana may naintindihan naman kayo ngayong araw. So, sa mga hindi pa nag-subscribe, so, subscribe na kayong click the notification bell para lagi kayong updated. So, sana, guys, supportahan nyo yung channel ko. Maraming salamat ulit sa inyo and God bless. Thank you.